Okay, good afternoon mga ka-trackers. So ito, it's a wonderful day. Pupunta kami ng yard, yung bago niyang company. Dito, ito yung gate pass niya sa ano. Ready na yung load niya, first day niya ng run today. Pupunta siya ng Calgary. So kukunin namin yung trailer at saka yung truck niya. Tapos dadalhin namin dito sa malapit dito sa amin sa Safeway. Ang delivery niya Tuesday na, pero lalayas na siya mamaya. So yun, sasama ako kasi sa masaya ako sa nangyari. First day niya, makukuha na namin yung truck at trailer niya. O, tignan natin mamaya. Ito ang ka-team niya. Okay, see you later. Pinoy Trucker. Ito ngayon, on the way kami sa Turk's Enterprise, sa yard ng Turk. Ayun, halos malapit doon, sa mga malapit-lapit sa mga warehouse bahay na yun. So, it's a very good and exciting day today. Saan ka pa namamaraton? Ganda ng fields, oh. Shoutout pala dyan sa mga ano, ang dami ko, di ko nalista yung mga pangalan, yung mga nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo. Sa ano, susulat ko yung mga pangalan. And then gagawin ko sa next na video. Pero ngayon, anyway, marami din na gano'n sa birthday mo na greet. Oh, yung parang nag-greet sa birthday ko. Maraming salamat. Actually, birthday ng anak ko yun. Ito yung ngayon, on the way kami ng Turks. Kukunin namin yung trailer, naka-ready na. Ito na, St. Andrew. Boseng, pa-shoutout ng C-Triple-A. Ito yan, ito yung bagong yard ni Tisoy. Wala na siya sa Big Freight, lumipat siya rito. Which is ito, dati kong kumpanya. Dati kong kumpanya ito. Masunurin sa speed. Dito ang pangalan ng lugar na to, St. Andrew, north of Winnipeg. Siguro mga 20 minutes drive mula sa bahay. 20 minutes lang in Rasa. St. Andrew. Dan yun yung main street, mamaya dun tayo. Turk's Enterprise. Dito ba yung mga aeroplano, abe? Ah, mga aeroplano, ano? Oh, yan, St. Andrew Airport. Oh. Airport yan, yan. Airport yan. Ayan yung Turk's, ayan yung mga pulang truck. Nangunguha ng driver yan. Delikado yung mga truck na yan, nangunguha ng driver. Ang dami nakatambay. Ah. Ang dami pa naman nakatambay, oh, nakakailangan ng driver, nako. Ayan, ayun, nandiyan pa pala yung pink na truck. Ayun, oh. Oo. Ayan yung mga loaded. Yan, mga loaded dyan. Yung mga trailer na nakapark dyan. Nakaran, dalawa lang nakita ko dyan kahapon. Ayun, tingnan nga natin kung gagana yung Oh. Pwede ba akong pumasok dyan? Oo, oh, pwede. Sandali, baba muna ako. Actually, ipasok ka muna dyan. Ipark mo muna, kunin muna natin yung documents mo. Okay. Ayan yung mga loaded trailer. Galing ng US yan.
Ang trabaho dito puro pagkain, repair, walang flat deck, walang securement. Ayan si Dave, oh. Ayan yung mga truck. So ayan yung trailer ni Tisoy, 402M. Papuntang Calgary, most likely sa Versacold, i-deliver. Sige, wala na yung truck mo. Ayan si Tisoy. First day ng takbo. Taga Turks na. Turks, ayun oh, Turks. Turks, ayun oh, Turks. T-U-R-K, Turks. Ba't nandito yung truck ni ano? Nino? Ryan? Ryan. Ah, saan yung truck ni Ryan? Ito. Puti? Hindi yan, kaya klaro yan. Luma yan eh. Hindi, rider yun, wrench yun. Yung ano mo, 929. Ayan. Sumeselan, sumeselan. Ayan yung truck ni Tisoy. 929. So, ladies and gentlemen, ayan yung truck niya. 929 Volvo. Volvo. So, first day niya, eh, it's a good day, masayang masaya. So, after the darkness, there is light. So, yun yung truck niya. Ayan, Volvo. Yung medyo old na Volvo, pero okay itong Volvo na to. ELD ang mga yan. Ito yung mga truck nila dito. Grabe ka, ganda ng kulay. Nung nandirito ako, yung truck number ko, 927. Ito yung binigay nila kay Parin Benji, 929. So, ayan yung truck niya. Uy, sumeselan. Pre, ba? Ano to? Meron ka sombrerong ganito, pre, ah. Ha? Sombrero, eh. Ayan yung truck niya, Volvo. Ito ba yung kahit din? Ayan yung carpet ko, yan yung tama. Patayin mo yung ano, boy, patayin mo yung pandali mo yung truck muna. Pamamatay pa pinandar mo yung truck. Ha? O sige, no. Ayun, swabe. Ito pre. Yan, linalagay ko yan diyan, no. Uy. Diyan. Saan? Pero ikaw yung magbahala. Ako hindi ko yan linalagay diyan. Diyan ko linalagay. Diyan, oh. Yan. Diyan ko tatakpan mo yung RPM, hindi mo naman kailangan binabantayan yung RPM eh. Dito? Oh, try mo. Oh, sa RPM. Sige pa, suksok mo pa rin ko pa sa taas. Di, doon sa taas, pataas doon sa corner. Yan, diyan. Hindi mo naman kailangan yung mga yan. Tatakpan eh. Engage. Na-adjust mo. Ikaw ang bahala. Pero kung nung ako, dyan ko siya linalagay. Okay. Dito na lang. Ito na. Dapat itong kama mo, linagyan mo ng takip. Ah, doon ka magkakama doon sa taas. Ito yung kagandahan ng Volvo. Oh. Yung truck niya, ito yung cooler. Ito yung kagandahan ng Volvo. Ang cooler, hayop, sobrang laki talaga. Pwede kang maglagay ng pang tatlong linggong pagkain. Ay, tignan mo naman yung pinto niya, no? Ang laki, oh. Oh. Ay, yan yung rep niya, abi. Oh, tignan mo yung pinto. Pinto pa lang, oh. Look. Ay, malaki nga. Oh. Na-press yung... Wala, na-press. Oh, di ba? Na-press yung saging. Oy. Ang laki, ang laki. Hindi ba kalaki? Tingnan mo yan. Pantatlong linggong pagkain. Sabi ko may pinto. Tsaka luwang, oh. Maluwang. At saka hindi lang. Maraming cabinet, oh. Cabinet dito, abe, ha? Cabinet dito. Cabinet sa taas. Microwave yan. Cabinet dito. Tapos, ayan, mga cabinet pa. Oh. Ang daming niyang compartment dito pa, oh.
Malaki, ito yung kagandahan ng Volvo. Mamaya ko ayusin yung compartment. Malaki. Susi ng Titan. Oh. Oh. Di ba? Maluwang. Oh. Solo ka. Ayan yung rep mo, ang laki. Oh, di ba? Tapos may hagdan ito, ito yung hagdan niya. Bakit sa taas? Ito nga lang, wag kang mag- Naka-video ka? Oo. Mainit, masyado mainit na. Aircon di. Yan, ikot tayo doon. Saan? Dito. Ito yung mga yung mga sasakyan ng mga driver dito. Itong company na to, may mga owner operator dito, apat na Pilipino. Si Paring Ray, si Alberto, si Ryan, tsaka si Clarito. Mga Pilipino owner operator. Si Paring Ray tsaka si Claro, matatagal ng owner operator dito. Yan mga owner operator yung puti na yan. Ang may-ari ng mga truck na yan, Bombay. Oh. Mga owner operator yan. Sa totoo lang, kung mapansin mo sa daan ng Canada sa Highway 1, ang kulay ng truck ng Turks, pinaka the best. Red, maganda yung kulay. Maganda yung kulay, sobrang ganda ng kulay. Patsaka yung pagkakadesign niya pati. Ayan o, tignan mo. Bali, ipark mo na ikitang, bali, park mo na doon sa side ng 402M. Doon natin siya ibibidyo. Ayan yung yard ng ano, tsaka yung wash bay at tsaka yung mechanic bay. Yan yung warehouse niya. Ito yung mga trailer na naka dito, naka position, mga loaded yan, i-deliver yan. Majority ng mga trailer na yan galing ng US. May mga laman yan, pinika pang laman sa US. Ito yung mali niya, 402M. Yan, yan, dito lang tayo. Yan, okay na dito. Antayin natin siya. Bali, ito na siya. Si Parin Benji. Sa totoo lang, tuwan-tuwa ako na yung darkness day niya tapos na. Ito ngayon, bagong buhay, bagong company, walang nakakabwisit. Yun ang unang-una. Walang nagko-control na hayop na 36 hours reset ka lang, 24 hours reset ka lang, lalabas ka na, hindi. Walang ganyan dito. Putang inang yan. Sa totoo lang ako, nagagalit ako dahil ngayon ko lang yan narinig. Ginagawa pa sa mga kababayan ko. Although, yung iba na nandito nakarating, hindi agree sa ginagawa ko. Pero sorry to say, kailangan ninyong maintindihan ang mali is mali. Wala tayo sa North Korea, nasa Canada kayo. Wala tayo sa China, nasa Canada tayo. Kailangan nyong maintindihan yung basic human rights. Yan si Paring Benji! Ay, ako'y tuwan-tuwa. Yung hook up niya yung truck niya. Itong company na to, ako, hindi ako na yan. Hindi ako iba sa company na to. Galing ako sa company na to. Okay? Ang company na to, mahal ako ng company na to. Dahil mamaya may mga ginawa akong kakaiba na may mga ginawa ako sa company na to na nagustuhan nila. Yun yung tinatawag na triangular run. 22 days ako nasa daan sa company na to. Dahil nag-enjoy ako sa company na to, kasi itong company na to, lahat ng gusto ko binibigay. Yung planner dito, babae, ang pangalan Jenny, meron akong direct contact niya sa telepono niya. Tinatext ko lang yan. Kasi mga yung mga pamilya ko nasa California, yung nanay ko, yung tata, yung mga kapatid ko nandun. Pag tinext ko yung planner dito, pangalan niya, Jenny. Jenny, puntahan ko nanay ko. Ang sasabihin niya, sure, no problem. Automatic, bibigyan niya akong run malapit doon sa bahay ng nanay ko. Pagdating ko doon sa bahay ng nanay ko, mag... Ito yung kagandahan ng trailer nila rito, no? Yung trailer nila dito, ayan. Puro yan disc brake. Ayan yung brake chamber. Basta yung brake chamber, ang position ganyan, this brake yan. Ito yung swabe sa company na to. Ang company na to, matibay at masyadong forceful sa safety.
Yung lahat ng trailer nila rito, puro yan disc brake. Ayan, lahat disc brake. Ito pati ito, disc brake. Ayan o, disc brake lahat o. Tapos yung coil hub niya, ayan, nakikita mo yung coil hub niya, visible kagad. Tapos ayan yung team nila, by the way, wanted team, 66 cents mile, so basically tag 33 cents ang base rate ng team nila dito. Ito, nag-a-apply ito rito eh. Ayan o, ayan o. Nakita mo yung disc brake? Yeah. Yung trailer, disc brake? Ituro mo nga yung ano, pre. Oh, yan, yan, yan. Oh, team, 33 cents. Bali 60 cents, pag-aati yan ng team, 33 cents. Mataas yan. Gogo, ah, ito ka pala. Meron ka susi dito? Meron. Okay, okay. Ikakabit ko na yun. Oh. Ayan si Parent Isoy. Yan, so pinikap namin yung load niya today. Pero dediretso kami sa bahay. Sa Safeway. Park muna siya doon. Ayan ha. Yan ang the best dito. Wala dito yung nakaka-visit. Ay, nakakatakot. Pupunta ba tayo doon? Nakakatakot. Baka ma... Hindi. Walang hayop na ganyan dito. Sa totoo lang, wala. So, yan. Kukunin niya yan. Tapos diretso kami doon sa bahay. Ipapark niya doon. So aalis sila mamaya. Convoy. Convoy. Convoy baboy. Ayun. Tuwan-tuwa ako sa nangyari sa kanya talaga. Natutuwa ako. Rucha, oh, trailer na yung inihila. Oh. Tingnan mo, trailer na. Oh. Wow. Container, ayaw. Container na inihila. Ayos. Tuwan-tuwa ako sa kumpare natin. Ito na. Tambing mo yung sasabayan mabilis ha. Huling magsara yung pasbahit ang pasbulay. Tuwan-tuwa ako kay paring Benji. Ayan. Sa bago niyang trabaho. So basically, nakita ninyo, walang nangyari. Walang nangyaring masama. Nandyan pa rin siya, nasa Canada pa rin, bago yung company. Yung application niya ng PR niya, ganun pa rin, walang pagbabago, diretso. Tuwan-tuwa ako talaga. Ayun. Ayun, si paring Tisoy. Malabo na. Wala pa lang sunroof itong truck niya? Wala. Sunroof. Mabaya siya kami. Ma? Mabaya siya kami. Kali Canada ay okay yan. Kali ko gusto yung mabaya siya kami. Kanyang yung pa... Papagulit. Iya terus nih.
Oh, hindi ba yan swabe? Hindi na nga magkasya. O, yan. Bali, itong dalawang ito, convoy sila mamaya. Yung isa papuntang Calgary, si Adrian papunta ng British Columbia. Solo. British Columbia siya, papunta siya ng bundok. Si Parang Benji papunta ng Calgary, pero after that, most likely, didiretso to ng British Columbia. So, ito yung sinasabi ko, mga kaibigan. Ah, walang politika. Okay? Ginagawa natin yung trabaho natin. Kailangan hindi tayo pinangungunahan bakit ka nagpunta diyan, bla 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 bla. Nandito tayo sa Canada, wala tayo sa China, wala tayo sa North Korea. Kailangan ang trabaho natin at the same time masaya tayo, nag-i-enjoy tayo, walang stress, walang politika, walang control. Eh, anong ginagawa mo dyan? Tumatay ka dyan? Ha? Oo, oh, kala ko tumatay ka dyan eh. Tumatawag si Ryan sa'yo kanina. Nagko-connect sa track mo eh. Hindi to ano, hindi to PSI bigat. Ay, di, pounds, pre. Etong isa, pounds, yung isa. Oo, oo. Eh, di tama, kitang-kita. At least may idea ka kung ano yung bigat ng trailer mo. Ay, 1,000 kilogram lang pala eh. Hindi ano. Oo. Hindi yan mabigat. Walang problema yan. Oo, yan, repair. Ito, repair, pagkain ang dala-dala ni Parin Benji. Ang company na to, puro repair, puro pagkain. Oh, edi patayan mo muna yung truck mo. Diretso na tayo ng Costco. Oh, lamig. Wala kasing aircon? Oh, lakas ng aircon. Ah, ayos. Sabi ni Dumagat, pangit daw yung truck mo eh. Mesa lang ka na lang, Dumagat. Mamaya ako na ayusin to. Oo. Oh. Oh, yan, di ba? Suwabe. Oh, sige, see you mamaya. Di ba yan suwabe? Oh, maaliwalas. First day niya ngayon, kinuha niya yung truck, yung trailer, kinuha niya. Nagpark siya dito sa lugar namin. See, nakita niyo, wala dito yung, oh, saan ka nagpunta? Anong ginagawa mo dyan? Bakit mo ginawa yan? Ah, wala. Walang kabalbalan na ganyan dito. Trabaho lang. Walang politika. Walang ganun. Yung chine-check ka kung nasaan-saan ka, sa totoo lang, nakakabwisit, nakakagigil, nakakakulo ng dugo. Dahil ngayon ko lang nakita yung ganyan. Tapos nangyayari sa mga kababayan ko, medyo hindi maganda. Kaya ito, at least ginagawa ko to para makita natin yung pagkakaiba ng sinasabi ko. Para makita ba kung sino yung loko-loko ba. Oh, ayan, biruin mo, first day niya. Oh, nandito siya ngayon sa amin. Ito yung truck ni Adrian. Si Adrian kagabi pa rito, dito nag-reset. Kasi trabaho lang eh. Hindi pa naman sila ready to go. Ba't mo kailangan ligpitan yung tao? Ano namang ginagawang masama? Di sa trabaho natin kailangan at the same time nag-enjoy tayo. Hindi tayo kailangan pwedeng iniigpitan or sinasakal sa leg. Hindi pwede yung ganun. Oh, ayan oh. First day, di ba? So, ito yung dalawa. Paalis na sila. Galing kami ng Costco. Nag-shopping muna sila. Namili ng mga gamit. Ngayon, naalis na sila. Bari convoy sila. Ito si Adrian. Yan si Tisoy. Paalis na. Bali, convoy yung dalawa ngayon. Suwabe talaga, pogi ng truck. Volvo. Sumeselan. Container. Yan, lalarga na sila. Si Adrian ito. So, tuwan-tuwa ako. At least tapos na yung darkest hour ni Parin Beji. Atras ko lang ito.
Pinoy Trucker.